install tayo ng chin mount sa, kung nakikita yung sa screen K3SV K5S, parang magkaparehas lang sila pero yung chin magkaiba. K3SV K5S. Ang gagamitin natin yung chin mount na ika-install na yan is by HANC. Gawa ito sa customized to para sa AGV K3SV. Pero ito kasi iba. Nagtanong din ako kung meron silang available pero wala. Sige, try natin. Ito yung package. Na-check ko na to kanina. Kasi tinignan ko maigi before ko binayaran sa nag-deliver. Kung legit na HANC. Bali yung chin mount. Tapos meron siyang pang clean sa area. Some sticker. Yung arm. Yung para ma-erase mo yung camera mismo. Sa yung action camera mo. Tapos ito pang secure. Kasi ito, mostly kasi, pag ito na nakakapit dito, tapos most of the time nandyan yung action camera natin, na-i-stress yung tape. And then ito po, ang gamit nito is pang secure mo. Halimbawa maalis, matanggal, meron siyang at least mapapansin mong parang may nalalaglag pag nagra-ride ka. Then screw. Meron siyang screw. Ito. Sa arm. Ganito yung installation niya. Parang sa mga regular na kuwan lang din. Screw. May screw. Tapos lagay dito yung action camera. Ngayon ang gawin natin, linisin muna natin to sa area. Gamit nito or pwede ding gumamit ng yung pinanglilinis natin. Ito pala, bale ito kasi kung titignan, talagang fit siya. Fit dito sa area niya. Pero ito, sa K5S. Kung di, halos parang pareho lang, pero ito kasi yung kaiba nila. Mayroong rubber dito. Tapos kung i-align, hindi talaga pwede. May space. Kaya siguro gagawin ko na lang to ng DIY na mount. On the next video na lang. Gawin po natin dito, linisin ko lang. Then lagay natin yung mount, chin mount. We'll be right back.
Pag nai-align natin, align natin yung camera, sakto lahat, walang space. Walang space. At yung side, press natin. Nilagay naman natin itong one. Okay lang naman wala, pero para mas secure. Sa wala namang okay lang naman pag kwan, lagay mo dyan. Mas secure yung camera mo. Sayang, mahulog mo yung camera. Lalo na kung GoPro yung gamit. Sige, i-attach na. Linisin natin ulit. Ang tape. Or ang una, lagay dito. Tapos, yan, tapos, paano dyan? Wala na yung dati na may ikaw mismo ang kon. Ito, ganyan na. Medyo curve to eh. Tignan nyo na lang kung saan mas fit. Kung patayo kasi parang hindi susunod sa shape ng helmet. Ganito dapat. Pa-side. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. Lapit mo na lang. Sige, linisin muna natin to. Sakto siya. Ang space pero parang mataas masyado yung stall ko, pero okay naman kasi kung ibababa mo ganun, magkakaroon siya ng space dito. Yan. Fit na fit. Wala pala siyang foam. Ninabhan ko kasi. Okay na. Wait lang natin ng huwag mo nang gamitin. Kasi yung space, yung structure niya. Ayan. 24 hours bago gamitin. Okay na okay. Nilink ko na lang yung sa description kung saan ko siya kinuha. Meron din siyang free sticker. Pwedeng lagay sa visor. Or saan siya. Ayoko kasing maglagay ng sticker sa visor kasi
parang mawawala yung vision, yung area, yung area mo, sa yung space mo para sa vision mo. Kaya ganyan. Ito pala is Revo lens. Maganda. Lalo na paggabi. Pwedeng gamitin. Gawan ko to ng comparison. Next video. Yung K3SV saka K5S. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you po.